Panginoong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, isang pari. Ating pong mainit na tinatanggap sa ating simbahan ang inyong pagdating kasama ng ating bisitang pari, Father Jun Soriben ng Sacred Heart Parish ng Binangonan, Rizal. Palakpakan po natin si Father Jun. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamanasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig ni Kristo para sila'y aming maakit sa iyo at kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng 14th na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho.
Pitong araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa ikapitong araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila ng saserdote ng isang bigkis na una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo. Kinabukasan ang araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo, ang 50th araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10th araw ng 7th buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15th araw ng 7th buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8th araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-alay. Kayo na naghandog ng pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang pistang itinakda ng Panginoon. Mga araw na inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong panderita, kasabay ng tugtog, ng lira at alpa. Hipan ang tamboli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos di ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Hallelujah.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sinabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang makapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga minamahal kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna nating good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas sa palakpak ng pasasalamat at papuri para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Alam nyo, ang ating bisita ho si Father John ay unang beses daw ho niyang pagsisimba dito o pagmakikimisa. Sila po ay magsusundo ng imahe ng Nazareno para doon sa kanilang parokya sa Binangonan. Alam mo natin na isa yan sa mga tinamaan ho ng matinding bagyo rin, lalo na yung pagtaob ng bangka doon na marami ho ang namatay. Kaya ipagdasal natin ang mga naging biktima ng bagyong ito, lalo na ni Egay. Ngayon po ay unang Biyernes, sabi ni Father, di siya makapaniwala ang daming tao dito. Sabi niya, dami pala nagsisimba. Lalo na ho ngayon nagkataon, unang Biyernes sa buwan ng Agosto. At ngayon po ay August 3. Tamang-tama ang unang pakikimisa ni Father dito. Ngayon ay August 3. Kami pong mga pari ay nakikiusap sa inyo. Isama po ninyo kami, lalo na ngayong araw na ito, sa inyong mga panalangin. Dahil ngayon, ang kapistahan ng patron ng lahat ng mga pari, si San Juan Maria Vianney. Samahan niyo po kami sa pasasalamat sa Diyos sa biyaya ng aming pagkapari. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon sa biyaya ni San Juan Maria Vianney at sa biyaya ng bukasyon namin bilang mga pari. Kami po ay naging pari hindi lang dahil sa kami ay magaling, matalino, o ni dahil mas mukha kaming mabait. Hinding-hindi ho. Kami ay naging pari dahil sa awa at kabutihan ng Diyos. Biyaya ang pagkapari. Sabi ni San Juan Maria Vianney, the priest is not a priest for himself. He is for you. Ang pagkapari namin ay hindi para sa sarili namin, kundi para sa inyo. At katulad ni San Juan Maria Vianney, na kahit siya ay dumaan sa napakaraming matinding pagsubok mula sa kanyang kakulangan, kapintasan, lalo na pagdating sa katalinuhan. Kaya nung nag-aaral kami sa seminaryo, hirap na hirap kami. Ako lalo na doon sa language class, Latin. Hirap na hirap na. Nagbibiro ang kaming mga magkakaklase. Eh kung si San Juan Maria Vianney nga eh,
Bumabagsak noon sa kanyang pag-aaral din. Naging pare, naging santo pa. Kaya kami na-encourage, kaya kami nabuhayan ng loob. Siya ay dumaan sa matinding pagsubok sa kahinaan niya sa katalinuhan, sa kalusugan, naging sakitin din siya. Pero sa kabila ng mga ito, sinikap niyang piliin pa rin, sikapin pa rin na mabuhay sa kabutihan at kabanalan. Meron pong isang kwento nung si San Juan Maria Vianney ay pupunta na sa kanyang parokya sa Ars, sa France. Isang maliit na simbahan sa isang maliit na bayan. Nung siya hinahanap na niya kung nasa ng simbahan na ito, may nakasalubong siyang bata. At ang sabi ni San Juan Maria Vianney sa bata, ituro mo sa akin ang daan patungo sa Ars at ituturo ko sa iyo ang daan patungo sa langit. Mga kapatid, sa mga unang pagbasa natin, sana ipagdasal niyo po kaming mga pari. Tulungan niyo po kaming mga pari na maging daan kami ng kaligtasan kagaya ni San Juan Maria Vianney at hindi ng inyong kapahamakan. Sa mga unang pagbasa natin nitong mga nagdaang araw, makikita natin kung paano si Moises ay nakinig at sumunod sa mga utos at bilin ng Diyos. Yung unang pagbasa natin ngayon, puro instructions. At nakita natin, kung kayo nagsisimba araw-araw, nitong mga nagdaang araw, lalo na yung 10 utos ng Diyos, kung paano tinanggap ni Moises, ibinigay ni Moises. At ngayon, kung paano tinuro ng Diyos, paano kayo magdiriwang, nakinig sa Moises. Kung paano siya nakinig at sumunod sa mga utos at bilin ng Diyos. Kahit may mga pagkakataon na si Moises ay napupuri, nababati, o siya ay naghihirap at nahihirapan, buong pagtitiwala, buong kapakumbabaan niyang sinunod, ginawa ang gusto at kalooban ng Diyos. Sinunod niya. Sa kabila ng mga naging plano na niya, sa kabila ng mga gusto niya, mas pinili niya ang gusto ng Diyos. Alam niyo, kahapon po, o kagabi, ako po ay nagmisa sa Santo Rosario Parish, sa San Pedro Laguna, yung ating Dalaw Nazareno, parang yung kina-father din sa Binangon na nagagawin. Nung papunta ho kami kahapon sa Laguna, nagdala ako ng damit, yung pang-misa. Nang hiram tayo dito sa sacristy, ang ibinigay sa akin, maganda at bagong damit. Sabi ko, para naman, presentable rin. Pero pagdating ko po doon sa simbahan nila, sila po pala ay naghanda at ipinagamit nila sa akin ang isa daw na mas mabuti at magandang damit. Alam niyo mga kapatid, sa buhay, katulad ni Moises, makinig po kayo, may mga hindi man matupad sa mga hinanda mong pangarap, hindi man mangyari o masunod lagi ang gusto mo, huwag kang magsisi, huwag kang manisi lang, lalo na kung sinubukan mo naman talaga. Huwag kang manghinayang. Huwag ka lang manghinayang. Lalo na kung gumawa ka naman talaga ng paraan. Sometimes, your disappointment is God's appointment to you. Siguro marami tayong panghihinayang. Ano-ano, ilan ang mga pinanghihinayang mo ngayon sa buhay? Makinig ka. Pwedeng ang hindi napas sa iyo ay plano ng Diyos para sa iyo. Dumating man ang sandali na may mga tao, may mga sitwasyon na susubok sa iyo,
kagaya ng naranasan ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa kanyang mga kababayan. Ito hindi ibang tao sa kanya. Dumating man ang mga taong susubok sa iyo, kagaya ng naranasan ni Kristo sa kanyang mga kababayan na hindi na nga sumuporta, nanira pa, nang hamak pa. Pero sana kagaya ni Kristo, labanan mo rin tulad niya ng kabutihan ang pinipili nilang kasamaan. Alam nyo, yan ang topic naming kahapon sa ating feeding program. Yung every Thursday na umaga nating I Thursday. Yan ang topic ng katesismo naming kahapon ng mga kapatid nating umabot tayo kahapon sa 377. At dahil po yan sa mga tulong din na binibigay ninyo, yun ang dami ng napakain natin kahapon. Yan ang topic. Pag-isipan mo, pagdasalan mo ng mabuti, ng matindi, bago mo sagutin, bago mo patulan ang ginagawa ng ibang tao sa iyo. Ulitin ko po, pag-isipan, pagdasalan mong mabuti at nang matindi, bago mo sagutin at patulan ang ginagawa ng iba sa iyo. Sabi ni San Juan Maria Vianney, ito ang rule sa buhay ng tao araw-araw. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi mo maiaalay sa Diyos. Yan ang rule. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi mo kayang ialay sa Diyos. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa pagsisimula ng bagong buwan na ito, yan ang pagsikapan, yan ang pag-isipan at pagdasalan natin ng matindi at ng mabuti. Ano pa nga bang maganda at mabuting bagay na kaya kong gawin, ibigay, o isipin man lamang ang dapat ko nang simulan o dapat kong dagdagan? Tandaan natin ang sabi ni Propeta Isaías sa kanyang kasulatan, ang katuturan, ang kahulugan ng ating buhay sa mundo ay papurihan at parangalan ang Diyos. Sa bawat mong iniisip, sinasabi at ginagawa, kahit kailan, kahit saan ka mapunta, gumawa ka ng mabuti, piliin mong maging mabuti. In everything you do, to God be the glory. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bihira nating naaalala ang mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangang espiritual. Sa kapistahang ito ni San Juan Maria Vianney, alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang ating mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pag-akay nila sa atin sa daan ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga kura paroko, naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga laikong mananampalataya, naway makipagtulungan sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang,
naway maalagaan ng bokasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga namayapa nating pari at obispo, naway gawing karapat dapat na makisalo sa hapag ng guro. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba rin nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Patuloy nating ipagdasal din ang mga kababayan nating biktima ng mga bagyong nagdaan at ng masama pa ring panahon sa ating bansa, lalo na ang mga nawalan ng mahal sa buhay, kabuhayan at bahay. Ang mga rescuers at volunteers na patuloy na tumutulong sa paglilingkod sa ating sa mga panahon ng kalamidad at sakuna. Ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan araw-araw. At ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, sa tulong ng mga panalangin ni San Juan Maria Vianney, gabayan at pangalagaan mo po ang aming mga kura paroko. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng kubas sa butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog po kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Ama, lingapin mo ay yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Padre at ni Jose ng aming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin mapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bibariya na ina ng Diyos at ina nating lahat, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal at ni San Juan Bautista, at manuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa Langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ahalalan mo. Kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang tunay na magtatanggol sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang samu ko, tas
kasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna, maraming salamat po sa inyong suporta. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minore ng Itim na Poong Jesus Nazareno, ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2023 to 2024. Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929, 8244-5609, o sa 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit nang kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, una tayo ay nagpapasalamat kay Father June kasama ng kanyang mga kasamahan mula sa Sacred Heart Parish sa Binangonan, Rizal. Pasalamatan po natin sila, Father. Pangalawa, mag-iingat pa rin po tayo sa ating pag-uwi, paglabas, pagtatrabaho dahil sa hindi pa rin magandang maayos na panahon sa ating bansa. At panghuli, ang simbahan ng Quiapo ay walang sawang magpapasalamat sa inyong walang tigil na pagbibigay din ng tulong donasyon para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Yung mga pinansyal na tulong ay sa ating pong parish office, finance office, pati yung mga nasa online at mga nasa ibang bansa. Salamat sa inyong mga ipinadadalang tulong pinansyal. Sa mga in-kind donation po, yan po ay doon sa ating Benedict Building. Yan po ay donasyon, hindi po yan kay Father Hans kundi sa simbahan. Kaya nandun po ang opisina ng ating relief, ng ating social service, doon po natin dadalhin ang ating mga in-kind donations. Kagaya ng bigas, dilata, noodles, kape, sabon at malinis na tubig. Yan po ay ating inihahanda kagaya ngayon sa mga pinadadala nating relief. Nagpunta na ho tayo nung nakaraang araw sa Bulacan at tayo po ay naghahanda ng tulong para sa Rizal, sa Pampanga at Bulacan pa rin. Yung mga tulong na yan ay ating pong pinagtutulong-tulungan at iniipon. Kasama kayo doon sa mga pinapakain natin tuwing Webes, sa mga vendors, sa mga nasa kulungan, kasama namin kayo doon kahit wala kayo dahil sa binibigay ninyong tulong. Sa kabila ng inyong mga kakulangan, pangangailangan, salamat, kayo ang tunay na kayamanan ng simbahan dahil sa inyong kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.